The Widower's Next Wife, written by Athena. Nasaan si James Manang Minda? Tulog na bang anak ko? Pinatulog ko na po si Sir James. Nakatulog na nga po siya sa kaiiyak. Hinihintay po niya ang pag-uwi ninyo. Mabuti naman kung ganon. Bumuntong hininga si Austin. Nakapatong ang kaliwa niyang kamay sa lamesa at mariin ang hawak niya sa baso. Umiinom na naman po kayo, Sir Austin. Tura ni Minda, ang katulong ni na Austin at ang tagapag-alaga ng nag-iisa niyang anak. Mula po nang mawala si Ma'am Kylie ay hindi na po kayo huminto sa pag-inom gabi-gabi. Masama po ang sobrang alak. Magkakasakit po kayo niyan. Huwag mo kong pangaralan, Manang Minda. Ito lang naman ang tanging paraan para makatulog ako. Ito lang rin ang paraan para kahit papaano ay makalimot ako mula sa pagkawala ng Ma'am Kylie mo. Bakas na sa boses ni Austin na lasing na ito, pero kahit ganun pa man, balak pa nitong ubusin ang natitirang beer sa bote. Hindi po natutuwa si Ma'am Kylie na nakikita niya kayo mula sa itaas na nagkakaganyan. Hindi rin naman ako natutuwang nawala siya sa akin, Manang. Ang sakit dito. Tinuro ni Austin ang kanyang dibdib at hinampas-hampas ito. Buong buhay ko, si Kylie lang ang minahal ko. Ang magkaroon kami ng anak ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Halos isang buwan pa nga lang ang nakalipas mula nang ikasal kami. Halos nagsisimula pa lang kaming buuin at tuparin ang mga pangarap namin. Pero bakit siya kinuha kaagad sa akin? Matapos tunggain ang halos isang punong beer mula sa hawak niyang baso, tumulo ang masaganang luha sa mga mata ni Austin. Labis-labis na ang pangungulila niya sa yumaong asawa. Kinabukasan, Manang! Napabalikwas si Minda at nahulog mula sa sofa nang gisingin siya ni Austin. Bakit po, sir? May ipag-uutos po ba kayo? Bakit dyan ka sa sofa natulog at nakaupo ka pa? Bakit hindi ka humiga ng maayos? Lumunok ng sunod-sunod si Minda. Gusto ko po sana kayong bantayan. Kasi alalang-alala po ako sa inyo kagabi. Hindi po kasi kaya ng konsensya ko na iwanan na lang kayo sa may bar counter. Habang ako po ay mahimbing na natutulog sa maid's quarter. Umawang ang labi ni Austin. Ngumiti siya ng pilit sa matanda. Maraming salamat, Manang Minda. Kahit hindi mo naman ako responsibilidad, inaasikaso mo pa rin ako. Wala po yun. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Hayaan mo, kapag lumuwag-luwag ang schedule ko, maghahanap ako ng isa pang yaya para naman may katulong ka dito. Busy pa lang ako sa ngayon, kaya hindi ko maasikaso. Ayos lang po yun. Kung ako nga po ang tatanungin, kaya ko namang magtrabaho kahit mag-isa lang ako. Tumikhim si Minda. Papasok na po ba kayo? Sandali lang po. Ipagluluto ko kayo ng umagahan at ipagtitimpla ng kape. Nako, hindi na. Sa opisina na lang siguro. Paano? Mauna na ako, Manang. Ikaw nang bahala kay James. Tumango si Minda bago tumugon. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. Nang tumalikod si Austin, humakbang na siya patungo sa pintuan. Nang palabas na siya ay biglang umalingaw-ngaw sa buong bahay ang malakas na iyak ng kanyang anak. Sir! Si James! Agad na kumaripas ng takbo si Minda patungo sa kwarto ng alaga niya. Sumunod naman sa kanya si Austin. Pag-akyat nila sa kwarto nito, naabutan nila ang batang nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang mga binti nito. Anak! Mabilis na binitawan ni Austin ang hawak niyang shoulder bag sa sahig at tumakbo patungo sa pwesto ni James. Nandito na si Daddy, anak. Yakap na kita. Daddy, si Mommy! I saw her in my dreams. She talked to me. Umiiyak na sabi ng anak niyang si James. She said, stop wasting your life by drinking alcohol. She said you have to move on because she's gone. She said that? James nodded. Hinimas ni Austin ang likod ng kanyang anak habang yakap niya ito. Sorry, James. Pati ikaw ay nadadamay na sa pangungulila ko sa mommy mo. Pati ikaw ay naaapektuhan na. Sir Austin, baka malate na po kayo sa trabaho. Ako na po ang bahala sa anak ninyo. Kailangan ko na sigurong bumawi sa anak ko. Wala na akong ginawa kundi ang magtrabaho at mag-inom. Buong atensyon ko, binuhos ko sa paglilibang para makalimutan ko ang pagkawala ni Kylie. Panahon na siguro para magbago ako. Anak ko muna bago ang sarili ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Utal na tanong ni Minda habang magkasalubong ang magkabila niyang kilay. Aayusin kong schedule ko para bukas. Lalabas tayo. Ipapasyal natin ang anak ko para naman makabawi-bawi ako sa kanya. Dahil sa tinura ni Austin, natuwa si Minda.
Naku, paniguradong mag-e-enjoy po si James na makasama kayong mamasyala. Kahit papaano po ay malilimutan niya ang pagkawala ng mami niya. Dahil sa tiyaga ni Austin, napatigil niya sa pag-iyak ang kanyang anak. Hinimas niya ang pisngi nito at hinalikan ito sa noo. James anak, papasok muna si daddy ha? Bukas aalis tayo. Mamamasyal tayo at dadalawin natin ang mami mo, okay? Tumango na nakangiti si James. Talaga po? Thank you daddy! Promise I'll be a good boy. Hindi po ako magpapasaway sa inyo ni Yaya Minda. Yumakap si James sa kanyang ama. Mag-work muna si daddy ngayon ha? Tomorrow we'll spend all our time together. Promise? Itinapat ni James ang kanyang hinliliit sa mukha ng kanyang ama. Pinky promise? Pinky promise. Makalipas ang halos 14 na oras. Sa wakas ay natapos ko rin lahat. Tura ni Austin habang nag-i-stretch ng mga braso. Katatayo lamang ni Austin mula sa kanyang office chair. Mahabang oras din siyang naupo dahil tinapos niya ang lahat ng office work niya para maukupa ang kanyang oras para bukas. I have to go home. Late na rin. Dahil anong oras na rin, wala ng ibang tao sa opisina. Tanging mga guards at ang utility na naka-night shift na lamang ang natitira sa nasabing gusali. Inayos muna sandali ni Austin ang kanyang mga pinaggamitan bago niya kunin ang kanyang shoulder bag na naglalaman ng laptop niya at ibang mga gamit bago niya lisanin ang kanyang opisina. Magandang gabi po, Sir Austin. Bati ng utility kay Austin nang lumabas ito ng opisina at nakasalubong ang utility na nagmamap. Tumango lamang si Austin, saka siya dumiretso sa parking lot. Agad na sinuot ni Austin ang seatbelt sa driver's seat nang makasakay siya. At mabilis na pinaandar ang kanyang kotse. Miss na miss ko na si Kylie. Miss na miss ko na ang asawa ko. Napabuntong hininga na lamang si Austin matapos niyang sabihin iyon. Upang ibsan ang pangungulila sa asawa, nagpa siya si Austin na dumaan muna sandali sa lugar kung saan sila na aksidente na ikinasawi naman ng kanyang asawa. Doon din naman ang kanyang ruta kaya nagpa siya siyang sumaglit muna doon. Habang papalapit ng papalapit si Austin sa lugar kung saan bumangga ang kanilang kotse noong isang buwan, pabigat ng pabigat din ang pakiramdam niya. Para bang bumibigat ang dibdib niya. Dahil sumama ang pakiramdam, pansamantalang huminto si Austin. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid at binuksan ang bintana ng kotse. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ano yun? Nagpalingalinga si Austin sa paligid. Matapos marinig ang alingaw-ngaw ng sigaw ng tila babaeng humihingi ng tulong. Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na! Nagpa siya nang lumabas ng sasakyan si Austin. Habang papalapit siya ng papalapit sa madilim na iskinita, palakas rin ng palakas ang boses na naririnig niya. Parang awa niyo na po! Diyos ko! Tulong! Umiiyak na sambit ng babae. Habang nakatayo si Austin sa di kalayuan, napapikit siya dahil muli niyang naalala ang kanyang asawa. Tumahimik ka! Papatayin kita! Banta ng lalaki. Parang awa mo na! Papawalan mo na ako! Nakuha ng lahat sa akin! Wala na ako ibibigay sa'yo! Tura ng umiiyak na babae. Hubad! Parang awa mo na! Naalarma si Austin. Ang boses na yon. Boses yun ni Kylie. Nagdalawang isip si Austin kung ililigtas man niya ang babae o hahayaan na lamang. Pasado 10:00 na ng gabi. Wala na halos dumadaan sa lugar na iyon dahil madilim nga at walang kailaw-ilaw. Bahala na! Nilibot ni Austin ang kanyang mga mata. Naghanap ng pwedeng ipangdepensa. Dahil madilim nga ang paligid, bigo siyang makahanap ng maski kahoy o kahit anong pamalo. Habang pinupersa ng masamang loob ang babae, humakbang si Austin ng dahan-dahan. Hinampas niya ng malakas ang likod ng lalaki gamit ang kanyang magkahawak na kamay. Aray! Napapaliyad na tura ng lalaki. Ilang sandaling nakipagtitigan ang lalaki kay Austin hanggang sa asintahin na niya at akmang sasaksakin na ito. Tarantado ka! Masyado kang pakialamero! Galit na sambit ng lalaki. Nagsimula ng makipagpambuno si Austin sa masamang loob. Bawat subok nitong saksakin siya ay iniilaga niya. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Halang ang bituka ng lalaking ito. Papatayin niya ako kapag nagpatalo ko dito. Sambit ni Austin sa kanyang isip. Nag-isip si Austin ng paraan.
Pinigan niya ang pagkakahawak sa lalaki dahilan para mabitawan nito ang hawak niyang patalema. Nang pupulutin na ito ng lalaki, agad itong sinipa palayo ni Austin. Sinuntok niya ang lalaki sa sikmura. Sa sobrang lakas ng pagkakasuntok niya, bumagsak ito sa sahig. Let's go! Mahigpit na hinawakan ni Austin ang kamay ng babae. Hinila niya ito patungo sa kanyang sasakyan. Bago pa man makabangon ang masamang loob, mabilis na pinatakbo ni Austin ang kanyang sasakyan. Nanginginig pa ang babae noong sandaling iyon. Kaya minabuti ni Austin na dalhin muna ito sa bahay niya. Makalipas ang mahigit 10 minuto, Mami! Sigaw ng batang paslit na si James. Tumakbo ito patungo sa direksyon ng babaeng bitbit ni Austin at niyakap ito ng mahigpit. Buti at bumalik ka na po, Mami! Miss na miss ka na po kasi namin ni Daddy! Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Austin. Buhat kanina ay hindi pa niya nililingon ang babae. Kaya hindi niya alam ang itsura nito. What the? Napaatras si Austin. Halos malaglag ang panga niya dahil sa sobrang gulat. Nagkatinginan ng mata sa mata si Austin at ang babae. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Kamukhang kamukha siya ni Ma'am Kylie, Sir Austin. Para silang kambal. Parang pinagbiyak na buko. Gulat na tura ni Minda. Nakatitig siya sa babaeng yakap-yakap ni James. Tumikim si Austin. Manang, pakiakyat mo na si James. Late na rin. Kailangan na niyang matulog. Sige po, Sir Austin. Naglakad na palapit si Minda kay James. James, anak, sige na, mag-sleep ka na. Maaga pa tayo bukas. Unti-unti, kumalas si James mula sa pagkakayakap sa babaeng kasama ni Austin. Bye, Mommy! Good night po! Bye, Daddy! Good night din po! Kumaway si James kina Austin at sa babae bago ito lumapit kay Minda. Nang mawala sa paningin nila ang batang paslit, humarap si Austin sa babae. I don't know who the hell you are and where you're from. But why do you look exactly like my deceased wife? Malamig na tanong ni Austin. Nakakross ang mga braso niya habang diretso ang tingin sa babae. Christine Villamore po ang pangalan ko, sir. Pero tintin ang tawag nila sa akin. Utal na sagot ng babae. Iyong tungkol naman po sa asawa niyo, wala po akong alam doon. Lumunok si Austin. Nagpalingalinga siya. Nang makakita ng litrato ng kanyang yumaong asawa, kinuha niya ito at ipinakita kay Tintin. Nakikita mo ba to? Itong larawan na to? Itinuro pa ni Austin ang mukha ng yumaon niyang asawa na nasa litrato kay Tintin. At halos ingudgod niya ito sa mukha ng babae. Itong itsura ng yumao kong asawa. At yan, iyong mukhang yan. Ganyan na ganyan na mukha niya. Sabihin mo nga sa akin, Christine. Are you related to her? Hindi ko po kilala ang asawa ninyo. At hindi rin po ko related sa kanya. Pinanganak po kong walang kakambal, sir. Kaya ko po yung patunayan sa inyo. Kung gusto niyo po, puntahan po natin ang mga magulang ko sa probinsya. Tanungin po natin sila. Puntahan? Wala ka bang phone to call them right away? I need the answer now, Christine. Ngayon maibigay yung sagot na hinihintay ko. Lumunok si Tintin. Diretso niyang tinignan si Austin habang magkahawak ang magkabilang kamay. Iyon nga po ang dahilan kaya ako napunta sa sitwasyon ko kanina. Kung alam niyo lang po, sir, napakarami pong nangyari sa akin ngayong araw. Una po, naloko ako ng isang recruiter. Malaking pera po ang nakuha sa akin. Nagbayad pa po ako ng placement fee sa inakala kong isang agency. Tapos nung lumuwas ako, scam po pala. Pangalawa, na-hold up pa po ako. At natangay ang cellphone at wallet ko. Pati ang bag ko na may mga gamit, kinuha rin. Tapos muntik pa akong marip at mapatay. Ganito po ba talaga kapait ang Maynila? Dati, pangarap ko po makatungtong dito. Pero ngayon na nandito na ako at naranasan ko na mga naranasan ko kanina. Parang ayoko na po umulit. Uuwi na lang po ako ng probinsya. I'm sorry to hear that. Mabuti pala at marami akong tinrabaho kanina at dumaan pa ako sa lugar na yon. Dahil kung hindi, baka nasa Diario TV ka na bukas. Kaya nga po, sir. Kaya utang ko po sa inyong buhay ko. Maraming salamat po. Kahit nanginginig pa rin dahil sa nangyari sa kanya sa buong araw, napayakap si Tintin kay Austin dahil sa sobrang saya. Masaya siyang kahit papaano ay nakaligtas siya mula sa kapahamakan. Pwede ka namang magpasalamat ang hindi yumayakap, Christine. Malamig na tura ni Austin. Agad namang kumalas si Tintin. Sorry po, sir. Nadala lang po ako ng emosyon. It's okay.
Basta huwag mo na lang ulitin sa susunod. Nakangiting tumango si Tintin sa byudong si Austin. By the way, pwede ka magtanong kay Manang Minda kung may natirang pagkain pa. Hintayin mo na lang siya matapos sa pagpapatulog sa anak ko. Pababa na yun panigurado. Maupo ka muna dyan. Aakyat na ako. Maglalakad na sana si Austin patungo sa hagdan. Nang tawagan siya ni Tintin kaya nilingon niya ito. Sandali lang po, sir. Pagtawag nito. Kahiyahiyaman po. Pero, pwede po ba akong makiusap? Pwede po bang dito muna ako magstay ngayong gabi? Wala po kasi akong ibang mapupuntahan. Kung pwede po sana, mamasukan po ako sa inyo kahit katulong niyo po. Huwag po kayong mag-alala. Sanay naman po ako sa gawaing bahay. All around po ako. Tsaka mapagkakatiwalaan din po ako. Sana po ipayagan niyo na ako na magtrabaho sa inyo para makaipon po ako pang kain ko. At pati na rin po ng pamasahe pa uwi sa probinsya. Okay, tanggap ka na. Pero bukas ko na lang i-discuss sa'yo kung ano magiging trabaho mo dito, ah. Gusto ko kasing si Manang Mindang mag-decide. Since siya naman na matagal ko ng katiwala dito. Kung gusto mo rin naman, ikaw na ang personal na magtanong sa kanya. Pababa na rin naman yun maya-maya. Sige po, sir. Maraming salamat po ulit. Tumungo si Tintin matapos niyang sabihin iyon. Hindi na sumagot si Austin. Itinaas na lamang niya ang kanyang kamay at saka dumiretso na sa pag-akyat. Kinabukasan, binulabog ng sunod-sunod na katok ang masarap na tulog ng mag-amang si Austin at si James. Nang tumayo si Austin para buksan ang pintuan, tumambad sa kanya si Tintin na malaki ang ngiti at may hawak-hawak pang serving tray na may laman na pagkain. Good morning, Sir Austin. Ginawan ko po kayo ng breakfast para naman po makabawi ako sa pagtulong niyo sa akin kahapon. Tinignan ng masama ni Austin si Tintin bago niya ituon ang tingin kay Minda na hindi mapakali habang nakatayo sa likod nito. Minda, hindi mo ba sinabi sa babaeng ito na ayoko ng setup na breakfast in bed? Mataas ang tono ng boses ni Austin habang sinasabi niya iyon. Pasensya na po, Sir Austin. Pinagsabihan ko naman po siya na huwag na niyang ituloy ang balak niya. Dahil alam ko magagalit kayo, pero pinilit pa rin po niya. Ang malaking ngiti sa labi ni Tintin ay unti-unting naglaho. Nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Austin, tumungo siya. Paumanhin po, Sir Austin. Pasensya na po kung matigas ang ulo ko. Gusto ko lang naman po magpasalamat sa ginawa niyo para sa akin. Gusto ko lang po nasuklian ang kabutihan ninyo. Sa susunod, natigilan sa pagsasalita si Austin nang marinig niya ang boses ng anak mula sa kanyang likuran. Ano pong ginagawa mo, Daddy? Bakit mo po pinapagalitan si Mommy? May nagawa po ba siyang bad? Bumangon mula sa pagkakahiga si James at tumakbo patungo kay Tintin. Mommy, inaaway ka po ba ni Daddy? Dahil sa ginawa ni James, nagkatitigan si Austin at si Tintin. Habang si Manang Minda naman ay nakatingin lamang sa kanila. Bumuntong hininga si Austin. Bumaba siya sa level ng anak at kinausap ito. Anak, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Hindi ba't sinabi na sa'yo ni Daddy na hindi siya ang Mommy Kylie mo? Iyong babaeng tinatawag mong Mommy, si Yaya Tintin yan. Siya na magiging yaya mo mula ngayon. Anak, stop calling her mom anymore, okay? No one can replace your Mommy Kylie in our hearts. Sandaling sinulyapan ni James si Tintin bago siya tumingin sa kanyang ama. Sorry po, Daddy. Sobrang namimiss ko na po kasi si Mommy. Kamukha po kasi siya ni Yaya Tintin. Kaya naisip ko po na baka pwede ko siyang tawaging Mommy. Makinig ka, James. Hindi matutuwa ang Mommy mo kapag nalaman niya na may iba ka ng Mommy. Kaya huwag mo nang tatawaging Mommy si Yaya Tintin mo, okay? Baka mamaya may makarinig sa'yo. Baka akalain nila, si Mommy mo talaga siya. Sorry po, Daddy. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po siya tatawaging Mommy. Basta huwag mo na po siyang pagagalitan, ah. Maging mabait po kayo sa kanya. Hindi sumagot si Austin. Ninitian lamang niya ang kanyang anak at saka niyakap ito. Sir, maiwan na po namin kayo ni Tintin. Maghahanda muna kami ng pagkain sa baba. Ani Minda sa kanya hinila ang braso nito. Habang pababa ng hagdan ang dalawa, mahinahong pinagsasabihan ni Manang Minda si Tintin. Huwag mo nang uulitin iyon, ha. Ayaw ni Sir ng ganon. Kasi ginagawa yon ng yumaon niyang asawa noong buhay pa ito. Mahigit isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang namatay ang asawa ng amo natin. Nasa healing stage pa siya. Kaya hanggat maaari, mag-ingat ka sa mga pinagagagawa mo para hindi ka laging napapagalitan ni Sir. Opo, Manang Minda. Tatandaan ko po yan.
Maraming salamat po pala sa mga tulong ninyo ha, sa mga payo nyo po. Huwag po sana kayong magsawa, nagabayan ako. Bago lang po ako dito sa Maynila. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo, para nakitang anak. Ngumiti si Tintin kay Manang Minda. Na makababa sila sa kusina, nagtutulungan sila sa pag-aayos ng lamesa. Nagkanya-kanyang toka ang dalawa para mas mapabilis ang kanyang gawain. Mabuti na lang at dumating ka dito, Inday Tintin. Kahit papaano ay nagkaroon na ako ng katulong sa pag-aasikaso dito. Nakangiting sambit ni Minda habang nagsasali ng soup sa malaking mangkok na lagayan. Kung alam niyo lang po ang nangyari sa akin kahapon, hindi niyo po kakayanin. Buti nga po at dumating si Sir Austin at tinulungan niya ako. Dahil kung hindi, baka napabalita na ako sa dyaryo o sa TV. Tura ni Tintin habang naglalagay ng mga kubyertos sa lamesa. Napakabait niya po. Napakaswerte natin na boss natin siya. Naku, tama ka riyan. Matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. Wala pa silang anak doon kaya saksi ako sa mga pinagdaanan niyang si Sir Austin. Manang Minda, pwede po bang mag... Biglang natigilan si Tintin. Magtatanong pa sana siya tungkol sa kanyang amo. Kaya lamang ay biglang dumating si Austin. Buhat-buhat niya sa kanyang mga bisig ang tatlong taong gulang na anak. Halina kayo, Manang Minda, Tintin, sumabay na kayo sa amin sa pagkain. Utos ni Austin. Tumingin muna si Tintin kay Yaya Minda. Nang tumango ito, kumuha siya ng dalawang plato para sa kanilang dalawa bago naupo. Tahimik silang kumain ng sabay-sabay. Walang sino man ang gustong magbukas ng usapan. Nang matapos si Austin, nagpaalam siyang aakyat muna. Manang, kumakain pa naman si James. Ikaw nang bahala mag-asikaso sa kanya. Tuloy tayo sa pag-alis ha? Tumayo na si Austin saka naglakad paalis sa dining area. Manang, saan po kayo pupunta? Biglang tanong ni Tintin. Napaisip kasi siya sa sinabi ng amo niya. Anong kayo? Kasama ka kaya? Hindi ba't ikaw ang yaya nitong si James? Hindi ka pwedeng maiwan, no? Sagot ni Minda habang patuloy sa panguya. Ano po? Paano po yan? Wala po akong damit. Ninakaw po kasi ang mga gamit ko. Kamot sa ulo na sambit ni Tintin. Huwag kang mag-alala, pahiramin kita. Basta't pagpasensyahan mo na lang at matanda na ako. Wala na akong taste sa magagandang damit. Tumawa si Tintin bago sumagot. Naku, okay lang po yun. Mas okay na po na meron kaysa naman po wala. Tapos na po akong kumain, Manang. Asikasuhin ko na po itong si Sir James. Sambit ni Tintin. Makalipas ang isang oras. Mukhang sinwerte po kayo sa taong tinulungan nyo, Sir Austin ah. Mabilis po siya nakapalagayan ng loob ng anak ninyo. Agad na napatingin si Austin sa kanyang likuran nang biglang magsalita si Manang Minda. Napangisi naman ito nang makita ang reaksyon sa mukha ng kanyang amo. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Austin habang nakataas ang isang kilay. Hindi naman po. Dumating po ako noong sandaling nakatitig po kayo kay Tintin. Pasaring ni Minda. Naaalala niyo po si Ma'am Kylie kay Tintin ano? Kung paano po niya asikasuhin ang anak ninyo at kung paano po siya kumilos. Parang nagkamali yata ako na tinanggap kong alok niya na magtrabaho sa akin. Para siyang carbon copy ni Kylie. Tura ni Austin. Umayos siya ng tindig bago muling nagsalita. Nasa process pa ako ng pagbangon. Paano naman ako makakalimot kung ganyan na makikita ko? Ano pong balak ninyo? Tatanggalin niyo po ba siya sa trabaho? Ikaw Manang, ano sa tingin mo? Tumikhim si Minda. Tinapunan niya ng titig si Tintin kasama si James. At hindi niya maiwasang mapangiti. Kung ako po ang tatanungin, pipiliin ko po na magstay si Tintin. Dahil mabait siya at marunong makisama. Mabilis din siyang matuto kaya hindi ako nahihirapan na turuan siya. Pero hindi naman po mahalaga ang opinion ko dito. Kayo pa rin po ang masusunod. Nang sumapit ang tanghali, pumasyal na ang mag-amang Austin at James kasama ang dalawa nilang kasambahay. Sir Austin, napatulog ko na po si Sir James. Sobra po siyang nag-enjoy, kaya pagkahiga po niya ay nakatulog na siya agad. Ani Tintin pagkalabas niya ng kwarto ni James. Nakasalubong kasi niya ang amo. Sir Austin, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa lahat po ng naitulong niyo po. Salamat po sa pagkupkup niyo sa akin at sa pagbibigay niyo po ng trabaho. Wala yun. Gusto ko rin magpasalamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Nakita ko naman na simula nang dumating ka, gumana ang ambience nitong bahay.
Kahit papaano ay sumigla-sigla na ulit dahil may kausap na si Manang Minda. Iyong anak ko, hindi na siya umiiyak ulit. Sana ay magtuloy-tuloy na para makausad na rin ang lahat sa pagkawala ng asawa ko. Lumunok si Austin at huminga ng malalim matapos niyang sabihin iyon. Masaya po ako sa ginagawa ko, sir. Pangako po. Aalagaan ko pong mabuti si Sir James para mawala po ang trauma niya pa unti-unti. Ako pong bahala sa kanya. Nakangiting tugon ni Tintin. Sandali. Matanong ko lang. Tintin, wala ka namang nobyo o asawa, hindi ba? Dahil sa tanong ni Austin, nakaisip ng kalokohan si Tintin. Biniro niya ito. Uy, si Sir, bakit mo po tinatanong? Liligawan mo po ba ako kung wala? Sinamaan ng tingin ni Austin si Tintin. Dahil sa pagkadismaya ay tinalikuran niya ito. Sandali lang naman po, Sir. Pagpipigil ni Tintin habang hawak ang braso ng byudong amo. Kayo naman po, hindi mabiro. Nagbibiro lang naman eh, masyado po kayong seryoso. So ano nga, may asawa ka ba? Malamig na tanong nito habang nakakross sa magkabilang braso. Umiling si Tintin. Wala po kong nobyo o asawa. Wala rin po kong anak pero may naiwan po ko sa amin. Iyong mga alaga ko po na itinuturing ko na parang tunay kong mga anak. At saka po yung mga magulang ko syempre. Miss na miss ko na nga po sila eh. Gusto ko na silang makausap. Gusto ko pong ikwento sa kanila ang nangyari sa akin. Pero di bale na po. Manghihiram na lang po ako kay Manang ng telepono at makikitawag na lang ako. Sa ulado ko naman po ang numero nila. Sandaling natahimik si Austin. Aalis na sana si Tintin para magpahinga. Ngunit pinigil siya ni Austin. Sandali lang, Tintin. Pag-aawat nito. Ano po yun, sir? May ipag-uutos po ba kayo? Hindi sumagot si Austin. Sa halip, pumasok siya sa kanyang kwarto at may kinuha sa kanyang mini cabinet. Bago muling bumalik sa harapan ni Tintin. Here, take this. Iniabot ni Austin ang isang maliit na eco bag na may laman ng maliit na kahon. Ano po ito? Binili ko yan before para sana kay Kylie. Kaya lang hindi ko na naibigay dahil wala na siya. Hala! Sir, sobra na po ito. Hindi ko po ito matatanggap. Sinubukan pang ibalik ni Tintin ang unsealed brand new phone. Nahawak niya ngunit hindi na ito kinuha ni Austin. Huwag mo nang tanggihan. Kung iniisip mo na unfair ako dahil kadarating mo lang. Pero marami na akong binigay, don't worry. Ganyan din ang ginawa ko kay Yaya Minda. In fact, bago rin ang phone na ginagamit niya ngayon. Kaya huwag ka nang mahiya. Ito pa, tanggapin mo to. Nagabot rin ng perang 1,000 si Austin. Ilang saglit na natulala si Tintin. Nagising siya sa ulirat nang tapikin siya ni Austin. Hey, are you okay? Tanong nito. Sir, hindi ko po matatanggap yan. Sobra-sobra na po ang binibigay niyo sa akin. Napakarami niyo na pong naitulong. Ano ka ba? Okay lang yan. Tanggapin mo na yan. Paunang bonus ka yan sa'yo para sa maayos mong trabaho. Siya sige na. May gagawin ka pa yata. Mauna na ako. Maaga pang trabaho ko bukas. Ngumiti si Tintin. Wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin at magpasalamat ng paulit-ulit kay Austin. Dahil sa kabutihan nito sa kanya. Lingit sa kalaman ni Tintin, ipina-DNA test siya ni Austin at ang isa pang specimen ay kinuha kay James. Nang lumabas ang resulta nito, 0% ang naging resulta. Kaya napatunayan ni Austin na nagkataon lamang talaga na kamukha ng yumaon niyang asawa ang babaeng natagpuan niya. Makalipas ang isang buwan. Here's your first salary, Tintin. Dinagdagan ko yan ng kaunting bonus dahil iyon ang nire-request ni James. Magaling ka raw kasing mag-alaga. Nakangiting sambit ni Austin. Nagre-request siya na kung pwede, dagdagan ko raw para mas sumaya ka. Umiling si Tintin habang tumatawa. Si Sir James talaga, pasaway din. Hindi ko naman po kailangan ng dagdag dahil ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Tsaka masaya naman po ko sa trabaho ko eh. Magaan po kasi ang loob ko sa anak ninyo. Mabait naman po kasi siya, kahit na minsan ay medyo pasaway. Naku, ganyan talaga ang batang yan. Mana kasi yan sa mami niya kaya medyo pasaway. Nang mapansin ni Tintin na maaliwalas sa mukha ni Austin habang nagsasalita ito, naupo siya sa harap nito at inosyoso ang amo. Sir, pwede pong magtanong? Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ni Austin. Napalitan ito ng seryosong mukha. Ano ba yun? Isang buwan na rin po ang nakalipas, Sir Austin. Tanong ko lang po, doon po sa lugar ko sa inyo ako nakita. Bakit po kayo nandun?
Hindi naman po yun gaanong dinadaanan ng mga sasakyan dahil bukod sa masikip, madilim pa po. Tumitig si Tintin kay Austin. Sinapu niya ang kanyang baba gamit ang isang kamay at saka ito ay tinukod sa lamesa. So, bakit nga po kayo nandun? Dinala po ba kayo doon ng tadhana para iligtas ako? Kasi sa totoo lang po, utang ko sa inyo ang buhay ko. Wala na sana ako ngayon. Bumuntong hininga ng malalim si Austin. Umayo siya ng upo bago magsalita. Actually, memorable ang lugar na yun sa akin. Hindi ko makakalimutan ang lugar na yun dahil doon kinuha ang buhay ng asawa ko. Ibig niyo pong sabihin? Tumango si Austin. Doon kami na aksidente. Pinakanapuruhan si Kylie. Dahil hindi nga gaanong matao ang lugar na yun, late kaming na-rescue. Kaya hindi na umabot ng buhay sa ospital ang asawa ko. Grabe naman po palang nangyari sa inyo. Nung namatay si Kylie, isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang ikasal kami. Hindi ba't napakasaklap ng buhay? Dahil napakarami pa naming plano na tutupa rin. Pero kinuha na siya kaagad sa amin. Bumakas sa mga mata ni Austin ang lungkot matapos niyang sabihin iyon. May rason ng Diyos kung bakit kinuha niya kaagad ang asawa mo, Sir Austin. Sa bulaklak nga eh. Unang pinipitas ang pinakamaganda. Iyon na lang pong isipin mo. Tsaka masaya na po si Ma'am Kylie kung nasan siya ngayon. Sana po ay ganon din kayo. Mahirap man pero kailangan ko ng umusad. Para kay James, para sa nag-iisang alaalang iniwan sa akin ni Kylie. Huwag na po kayong malungkot, sir. Nandito naman po kami ni Manang Minda. Kasama niyo po kami sa pagharap ninyo sa panibagong bukas. Nakangiting sambit ni Tintin. Nilingon siya ni Austin at nginitian pabalik. Salamat, Tintin. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat dahil palagi kang nandyan para sa amin. Wala po yun, sir. Masaya po ako sa ginagawa ko. Tumikhim si Austin. Tumayo siya at muling tinapunan ng tingin si Tintin. Tulog pa ba ang anak ko? Isasama ko kayo sa pagdalaw kay Kylie. Sisilipin ko po, sir. Sige, pakinanga. Tumuloy na si Tintin. Pag-akyat niya ay pagpasok sa kwarto ni James, naabutan niya itong nag-iinat habang nakaupo sa kama. Good morning, Sir James! Pagbati niya. Ngumiti ang batang paslit pabalik. Good morning, Yaya Tintin! Mukhang maganda yata ang gising ng alaga ko, ha? Siyempre naman po, Yaya! Napaginipan ko po kasi si Mommy at alam mo ba? Yaya, she talked to me in my dreams and told me she's happy. Masaya akong malaman yun dahil ayoko po na umiiyak siya. Mahal na mahal ko po kasi siya eh. Ngumiti si Tintin. Niyakap niya ang alaga at hinimas ang ulo nito. Ikaw talagang bata ka? Bakit po, Yaya? I'm telling the truth po. Madalas ko po talaga makausap si Mommy sa dream ko. Hindi ka po ba naniniwala? Tinitigan ni James si Tintin ng mata sa mata. Upang hindi ma-offend ang bata, she assured him that she believed in him. Huwag kang mag-alala, Sir James. Naniniwala ko sa'yo. Yaya, can I request po? Request? Ano yun, Sir James? May gusto ka ba? Kainin? Inumin? Anong gusto mo? Pwede po bang wag mo na akong tawaging Sir Yaya? Mas matanda ka naman po sa akin eh. James na lang po. Kumamot sa kanyang ulo si Tintin. Baka pagalitan ako ng daddy mo eh. Kausapin ko na muna siya tungkol dyan ha. Okay ba yun? Nakangiting tumango si James. Sabi ng daddy mo, dadalaw daw siya sa puntod ng mami mo. At isasama niya tayo kaya halika na sa baba. Mag-breakfast ka muna habang may inaasikaso pa ang daddy mo. Sige po, Yaya! Dahil feeling big boy na at strong independent na si James, nagpresenta siyang mag-isang bumaba sa kama. Inalalayan na lamang siya ni Tintin ng pababa na sila sa hagdan. Makalipas ang 3 oras. Sir Austin, madalas niyo po bang dalawin ang asawa niyo kasama si James? Si Sir James? Napalingon si Austin ang tawagin ni Tintin ang kanyang anak gamit ang first name nito. Narinig din iyon ni James at nakita niya kung paano titigan ng kanyang ama ang kanyang yaya. Dad, don't stare yaya like that! Ako naman ang nagsabi sa kanya na huwag niya na akong tawaging sir! Hindi umimik si Tintin. Nakatingin lamang siya kay Austin at naghihintay sa reaksyon nito. Is that what you want, son? Tumango si James. Then, it's fine with me. Pinapunan saglit ng tingin ni Austin si Tintin bago niya muling ibinaling ang tingin sa puntod ng yumaong asawa. Habang nakapwesto sa harap ng yumaong si Kylie ang mag-amang Austin at James, minabuti ni Tintin na maupo sa may sulok at pagmasdan ng dalawa.
Habang nakatitig sa gwapo at matipunong amo ay hindi maiwasang mapaisip ni Tintin. Napakagwapo nitong si Sir Austin at napakabait pa. Ang swerte siguro ng susunod na mapapangasawa nito. Dahil for sure, masaalagaan at iingatan niya yun ng tama. Dahil takot na siyang mawalan ulit. Kapag nangyari yun, baka mawala naman ako ng trabaho. Dahil may tagapag-alaga na si James, baka maitsapwera na ako. Napabuntong hininga na lamang si Tintin habang nag-iisip ng kung ano-ano. Matapos dumalaw sa puntod ng asawa, nagtungo sa isang 5-star restaurant si na Austin. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga staff. Dahil madalas magtungo si Austin sa lugar na iyon, labis na ikinagulat ng lahat nang may isama itong bata at babae. Dahil ni minsan ay hindi pa ito nagsama ng iba doon. Good afternoon, Sir Austin. Welcome back po. Pagbati ng manager ng hotel. Ang ganda naman po ng asawa ninyo at ang gwapo po ng anak ninyo. Kapwa nagulat si Austin at si Tintin kaya nagkatinginan sila sa isa't isa. By the way, sir, sakto pong pagbisita ninyo dito sa restaurant namin. May pa-promo po kami ngayon. Promo? Tanong ni Austin. Iwinaglit na lamang niya sa kanyang isip ang tinura ng manager kanina. Yes po, we're giving a free cake and bouquet of flowers for every couple who will dine in today. As per request of the owner who was celebrating their silver anniversary today. But we're... Naputol ang sinasabi ni Austin nang sumabat si Tintin. Hindi niya kayang palampasin ang oportunidad na yon na makuha ang nasabing palibre. We'll get it po. Kukunin na po namin ang asawa ko. Ngumiti pa si Tintin habang sinasabi niya iyon. Gulat na gulat si Austin sa ginawa ni Tintin kaya hindi niya nanagawa na madepensahan ang kanyang sarili. Wait lang po, ma'am. Ipahahanda ko lang po. Enjoy your food po. Nang makaalis ang manager ng nasabing restaurant, pabulong na kinampronta ni Austin si Tintin. Why did you do that? Alam mo bang kilala ko dito? Hindi mo na dapat ginawa yon. I can buy you cake and flowers kahit ilan pa ang gusto mo. Sir Austin, huwag na po kayong magalit. Sayang naman po kasi tsaka minsan lang po ito. Ayaw niyo po ba nun? Hindi na kayo gagastos. I can't believe this. Napapailing na tura ni Austin. Hindi naman po nila malalaman na hindi talaga tayo mag-asawa eh. Quiet na lang po kayo, sir. Habang kinukumbinsin ni Tintin si Austin, natatawa si James. Hawak niya ang kanyang bibig at pinipigilan na matawa ng malakas. Stop it, James. Puro kayo kalokohan. Masungit na tura ni Austin. Daddy, pagbigyan mo na po si Yaya Tintin na maging mommy ko for a day. Ay kung gusto mo po, kahit maging mommy ko siya forever, payag din naman po ako. James! Pagsaway ni Austin. Daddy, okay lang po yun. Payag na po si Mommy Kylie na mag-asawa kayo ulit. Basta masaya daw po kayo, masaya na din siya. Napakamot na lamang si Austin dahil sa hindi maawat na kakulitan ng anak. Tuwang-tuwa naman sa kanya si Tintin. Dahil busog na din, ipinatake out na lamang ni Austin ang freebies na cake sa resto. Tuwang-tuwa naman si Tintin habang bit-bit niya ang 12 pieces na red rose bouquet. Alam mo, Sir Austin, first time ko pong makahawak ng ganitong bulaklak dahil mahal po to sa amin. Never pa nga po ako nakareceive ng bulaklak sa buong buhay ko eh. Kontento na po ako mamitas ng bulaklak ng kangkong at kalabasa doon sa probinsya namin. Imbis na maawa, napatawa na lamang si Austin sa sinabi ni Tintin. Daddy, I think we should buy Mommy Tintin a flower at least once a week. Suggestion ni James. James, stop calling her mommy na. Baka hindi na komportable ang yaya mo. Tsaka wala na tayo sa resto. Hindi niyo na kailangan magpanggap. Okay lang po sa akin, Sir Austin. See, Daddy? Okay lang kay Yaya na tawagin ko siyang mommy. So from now on, Mommy Tintin ang itatawag ko sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Napakadami mo talagang alam. Napapailing na reklamo ni Austin sa anak. Tinawanan na lamang siya nito. Nang makauwi si na Austin sa kanyang bahay, madilim na rin kaya't dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na si James. Buhat-buhat na nga ito ng ama papunta sa kwarto nito. Bago matapos ang araw, nagpasalamat si Austin ng ilang ulit kay Tintin dahil sa pag-aalaga nito sa anak. Dahil sa matiyagang pag-aalaga ni Tintin kay James, at dahil na rin sa sense of humor ng dalaga, mas lalo siyang napalapit kay James. Bukod kay James, napalapit rin ang loob ni Austin kay Tintin. Umabot na rin sa point na gustong-gusto niya na itong nakikita. Kung noon ay ayaw niyang kiniklaim nito na sila'y mag-asawa, ngayon ay pumapabor na ito kay Austin. Mukhang gusto na niya ang dalaga. Tinamaan na siya dito.
Makalipas ang 6 na buwan, dahil masama ang pakiramdam, nakatulog si Tintin sa sofa. Pagising niya, napansin niyang umiinom sa bar counter ang amo si Austin. Kahit medyo nahihilo at masakit ang ulo, pinilit na bumangon ni Tintin. Tumayo siya upang asikasuhin ang amo. Dumating na po pala kayo, Sir Austin. Pasensya na po kung nakatulog na ako sa sofa. Sobrang sama po kasi ng pakiramdam ko. Paliwanag ni Tintin. Nakahawak siya sa upuan habang nakatayo sa harap ni Austin. You don't have to explain, Tintin. I understand. Malamig na sagot ni Austin. Bakit po pala kayo nagiinom, sir? May problema po ba kayo? Baka gusto niyo po ng kausap. Makikinig po ako. I don't need anyone right now, Tintin. Just go away and leave me alone. Napalunok si Tintin. Iyon ang unang beses na sinigawan siya ni Austin kaya hindi niya alam kung paano siya magre-react. Ano pang hinihintay mo, Tintin? Get the hell out of here! Out of my sight! Dagdag pa nito. Walang ano-ano tumulo ang luha ni Tintin. Masama na nga ang pakiramdam niya. Tapos ganoon pa siya tratuhin ni Austin. Pasensya na po kayo kung nangaabala po ako. Gusto ko lang naman pong pagsilbihan kayo dahil iyon po ang trabaho ko. Hindi ko kailangan ng pagsisilbi mo. Hindi mo ba nakitang nagiinom ako? Hindi ko kailangan ng kausap. Muling tura ni Austin. Pasensya na po. Naputol ang sinasabi ni Tintin nang bigla siyang makaramdam ng matinding hilo. Ilang sandali pa, bigla siyang nawalan ng malay. Tintin! Sigaw ni Austin sabay takbo patungo sa direksyon nito. Tintin, I'm sorry. I don't mean to hurt you. Please wake up! Habang binubuhat ni Austin si Tintin, biglang dumating si Minda. Sir Austin, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Minda. Manang, pakitawagan mo si Dr. Rivera. Papuntahin mo siya dito, ngayon na kamo. Utos ni Austin. Binuhat na niya si Tintin patungo sa guest room na nasa first floor na malapit sa maid's quarter. Agad namang sumunod si Minda. Mabilis niyang tinawagan ang family doctor ni na Austin at tinukoy dito ang dahilan kung bakit siya pinapapunta ni Austin. Makalipas ang kalahating oras, what happened to her? Tanong ng doktor. Agad niyang in-examine si Tintin. Habang chine-check niya ito ay patuloy siya sa pagtatanong ng mga impormasyong kailangan niyang malaman. Agad na binigyan ng paunang lunas ng doktor si Tintin. Bumaba rin ang kanyang lagnat kalaunan. Manang, magpahinga ka na. Tulog na rin naman si James, hindi ba? Ako nang bahalang magbantay dito kay Tintin. Tura ni Austin. Nakatayo siya sa harap ng natutulog na dalaga at nakakross sa mga braso. Sigurado po ba kayo, sir? Pwede naman pong dito na ako matulog para may kasama po siya. Hindi naman ang, baka mahawahan ka pa ni Tintin. Ikaw ang nag-aalaga kay James ngayon, baka mahawa pa siya kaya ako nang bahala. Pag-uulit nito, lumunok si Minda. Hindi na siya nangulit at nagpanggap na inaantok na, bago lisanin ang guest room kung saan naroon ang dalawa. Nang makaalis si Minda, isinarado ni Austin ang pintuan. Humila siya ng upuan at naupo sa tabi ni Tintin. I can't believe that I still have the audacity to stare at you after I scolded you earlier. I'm sorry for putting my frustrations on you, Christine. Gulong-gulo lang talagang isip ko kaya ako nagawa yun. Matapos kong mawala ng asawa, pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Hindi na ako iibig ulit dahil ayoko na maiwan. Pero kinain ko rin yung sinabi ko. I hate what I'm feeling right now, Tintin. I hated myself for falling in love with someone who looked exactly like my wife. Sandaling tinapunan ng tingin ni Austin si Tintin. Nang makumpirma ang tulog pa rin ito, nagpatuloy siya sa pagkausap dito. Mahal kita, Christine Villamor. Mahal na mahal kita. Alam kong mali dahil kahit saang anggulo tignan, pamilyado na ako. At ikaw naman ay dalaga pa at responsibilidad mo pang iyong pamilya. Huwag ka sanang magalit at umalis kapag nalaman mo tong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin naming mag-ama kung mawawala ka sa amin. Tumungo si Austin sa kama kung saan nakahiga si Tintin. Ipinikit niya ang kanyang mata habang patuloy pa rin kinakausap ang sarili. Kinabukasan, Sir Austin! Ani Tintin habang tinatapik ang braso ng amo na kasalukuyang natutulog. Habang nakatungo sa kama kung saan siya nakahiga. Sir Austin, gising po. Tintin, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Maayos na po kahit papaano. Sagot ni Tintin. Bakit po pala ako nandito sa guest room? Tsaka bakit nakaupo po kayo natulog?
Binantayan niyo po ba ako magdamag? Nagalala ako sa'yo eh. Kasalanan ko kung bakit nawalan ka ng malay kagabi. Kaya binantayan kita para masiguradong okay ka. Iyon lang po ba talaga? Napasalubong ang magkabila ang kilay ni Austin. Bakit pakiramdam niya ay may laman ang sinabi ni Tintin sa kanya? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Tumayo na si Austin. Naghahanda na siya sa pag-alis. Maayos naman ang pakiramdam mo. Mauna na ako. Tumalikod na si Austin. Maglalakad na sana siya palabas ng guest room nang pigilan siya ni Tintin. Hinawakan ito ang braso niya. Sandali lang po, Sir Austin. Pagpipigil ni Tintin. Hindi sumagot si Austin. Walang imik niyang nilingon ito. About last night po, I heard everything. Kumalon ang guhit sa noon nito. What happened last night? I heard your confession, sir. Halos lumaglag ang panga ni Austin dahil sa sobrang gulat. Halos gustuhin niyang magpalamon sa sahig na kanyang kinatatayuan. Lasing na lasing ako kagabi kaya hindi ko alam ang sinasabi mo. Patay mali siyang tura ni Austin. Ngumisi si Tintin. Tinignan niya ng mata sa mata si Austin. Pero agad itong nag-iwas ng tingin. Huwag na po tayong maglokohan, Sir Austin. Alam ko po na may gusto kayo sa akin. Alam ko po na mahal niyo rin ako. Mahal niyo rin? Paglilinaw ni Austin. Sabihin mong mali ang pagkaintindi ko sa sinabi mo. Sabihin mo, Christine. Sabihin mo. Kahit medyo namumutla pa, sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Tintin. Matagal ko na po itong tinatago, Sir Austin. At sa tingin ko po, panahon na para malaman niyo to. Sir, mahal ko rin po kayo. Kayong dalawa po ni James at wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Handa po akong punan ang lugar ni Ma'am Kylie kung hahayaan niyo po ako. Labis na saya ang naramdaman ni Austin noong sandaling iyon. Daig pa niya ang naka-jackpot sa loto. Wala nang inaksayang oras si Austin. Hinawakan niya ang balakang ni Tintin at inilapit ang dalaga palapit sa kanya. At walang ano-ano, bigla niya itong hinalikan. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto hanggang sa natigil ang ginagawa ng dalawa nang biglang dumating si Manang Minda kasakasama ang batang si James. May dala pa siyang palanggana na metal noong sandaling iyon, habang ang batang paslit naman ay may dalang bimpo. Sus, Mariosep! Sambit ni Minda. Nabitawan niya ang palanggana na hawak niya at mabilis niyang tinakpan ang mga mata ni James. Napatawa na lamang si Tintin at si Austin. Manang, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Austin. Dahan-dahang nilingon ni Minda ang dalawa. Nang maiba ang posisyon ng mga ito, ay unti-unti nang tinanggal ni Minda ang pagkakatakip niya sa mata ng bata. Maayos na bang pakiramdam mo, Inday Tintin? Pumunta sana kami dito ni James para alagaan ka. Ani Manang. Oo nga po, Mommy Tintin. Okay ka na po ba? Inalagaan ka po ba ni Daddy ng maayos? Sambit ng batang paslit. Napalunok si Tintin. Nagbutil-butil ang pawis niya. Nang mapansin ni Austin na hindi makapagsalita si Tintin, sinalo niya ito. Tumikim siya bago magsalita. Oo naman anak, inalagaan ko ng maayos si Mami Tintin mo. Tama bang sinabi ko, Mami Tintin? Mariin ang bawat salitang binitawan ni Austin. Kaya mabilis na tumango si Tintin at sinang-ayunan ang sinabi nito. Noong araw ding iyon, naging opisyal ang relasyon ng dalawa. Walang pagsidlan ang saya ni Austin, gayon din si Tintin. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay masaya rin para sa kanila. Muling nabuo ang pamilya ni Austin. Lalo namang sumaya si James dahil sa wakas ay may mommy na siya ulit. Makalipas ang isang buwan. Happy Monthsary! Pagbati ni Tintin. Ninitian niya si Austin na kasalukuyang nakaharap sa kanyang laptop. Inilapag niya sa gilid nito ang isang perasong pulang rosas. A flower? Sambit ni Austin habang magkasulubong ang magkabila ang kilay. Alam ko na hindi common sa lalaki na makatanggap ng bulaklak. Pero sabi ko noon sa sarili ko, kapag nagkaroon ako ng boyfriend, bibigyan ko siya ng flower kada monthsary namin. So here I am, giving my boyfriend a piece of flower. Mabilis na naglaho ang pagtataka sa mukha ni Austin. Ngumiti siya ng pagkalaki-laki. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Minda. Bit-bit nito ang malaking bouquet na naglalaman ng 36 pieces na pula at puting rosas. Ang dami! Tuwang-tuwa na tura ni Tintin. Happy Monthsary! Masayang tinanggap ni Tintin ang nasabing bouquet. Tuwang-tuwa siya dahil iyon ang unang beses na nakatanggap siya ng ganoong karaming bulaklak.
Makalipas ang tatlong buwan, hindi na nakapaghintay si Tintin. Gustong-gusto na niyang ipakilala ang nobyo sa kanyang mga magulang. Walang binanggit na kahit anong pagkakakilanlan si Tintin tungkol sa kanyang nobyo. Ang tanging sinabi lamang ni Tintin sa mga ito ay may nobyo siya. Kaya ganoon na lamang ang pananabik ng mga ito na makilala kung sino ang bumihag sa puso ng kanilang anak. Ilang oras din ang biyahe mula sa bahay ni na Austin hanggang sa probinsya ni na Tintin. Pero hindi ito ay nalintana ng mag-anak. Pagdating nila sa lugar kung saan nakatira ang mga magulang ni Tintin, nauna nilang ipinasok ang mga dala nilang pasalubong. Mabuti naman at naisipan mo na rin umuwi, anak. Miss na miss ka na namin ng papa mo. Ako rin po, mama. Miss na miss ko rin po kayo. Yumakap si Tintin sa kanyang ina. Siya nga po pala, ma. Si Austin po, nobyo ko. Tinignan ng ina ni Tintin si Austin mula ulo hanggang sa paa. Napangiti ito bago magsalita. Napakagwapo naman itong nobyo mo, Tintin. Mukhang napakabango at maayos sa sarili. Hindi umimik si Tintin. Tumawa lamang siya sa sinabi ng kanyang ina. Eh, itong batang ito. Sino naman ito? Kapatid mo ba ang gwapong ito? Tinitigan sandali ng ina ni Tintin si James bago niya tapunan ng tingin ang ama nito. He's not my brother. He's my son, James. Son? Paglilinaw ng ina ni Tintin. Anak mo yan. May anak ka na pala. Bakas na bakas sa mukha ng ina ni Tintin ang labis na pagkagulat. Nasaksihan ito ni Tintin at hindi maganda ang kutob niya sa naging reaksyon ng kanyang ina. Ma. Mamaya na tayo magkwentuhan. Kumain muna tayo. Marami kaming dalang pagkain para sa ating lahat. Tumayo na mula sa kanyang kinauupuan si Tintin. Kinuha niya ang tagisang kamay ng mag-ama at isinama ito sa kusina. Habang naghahanda ng pagkain, nilapitan ni Austin si Tintin at binulungan niya ito. I've had a bad feeling, Christine. I feel like your parents don't like me. Tinawanan ni Tintin ang sinabi ni Austin. Kahit alam niya sa kanyang sarili na tama naman ang tinura nito. Ano ka ba? Nagulat lang si mama na may anak ka na. Pero huwag kang mag-alala. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanila tungkol sa nangyari. Akong bahala. Kinakabahan ako. Paano kapag hindi ako nagustuhan ng magulang mo? Lumapit si Tintin kay Austin at hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, ipaglalaban kita sa kanila. Mahal kita, Austin. At kahit ano pang sabihin nila, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi umimik si Austin pero ngumiti siya at niyakap niya si Tintin. Nang matapos sa paghahanda si na Tintin, dumating na rin ang ama ni Tintin. Dumating din ang kanyang tiyahin. Tahimik na kumain ang lahat. At nang matapos sila sa pagkain, palihim na kinumpronta si Tintin ng kanyang ina. Hinila siya nito sa labas at doon kinausap. Anong nasa isip mo, Christina? Maghahanap ka na nga lang ng aasawahin yung may sabit pa. Ma, magpapaliwanag ako. Huwag yung muna sanang husgahan si Austin dahil lang sa may anak na siya. Sa tingin mo, matutuwa ang tatay mo. Hindi man namin nagawang ibigay sa'yo ang lahat, anak. Pinalaki ka naman namin na may delikadesa. Pamilyado na yung inaasawa mo. Paano kapag bumalik ang asawa niya na? Kapag binawi sa'yo ang pamilya niya? Christina, ikaw rin ang iiyak dyan sa pinagagagawa mo sa buhay mo. Ma, hindi na mangyayari yon. Biyudo na si Austin. Patay na ang asawa niya. Patay? Ngumisi habang napapailing ang ina ni Tintin. Patay na ba talaga o pinapatay lang sa isip? Baka naman sumakabilang bahay lang. Patay na po talaga ang asawa ni Austin. Namatay po siya sa isang aksidente. Alam ko po yon dahil sa lugar ko saan aksidente ang asawa niya, doon po kami unang nagkita. Kailan naman namatay ang asawa niya? May isang taon na ba? Ilang taon na? Mag-iisang taon na po siyang wala. Ilang buwan na kayo? 4 po. See? Wala pang isang taong namatay ang asawa niya noong naging kayo. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na kapag ikaw yung namatay, ganoon kabilis ka lang din yung papalitan. Malalim na bumuntong hininga si Tintin. Mama naman, masyado ka namang advance mag-isip. Nagsisimula pa nga lang ang relasyon namin ni Austin eh. Nagsisimula pa lang akong bumuo ng pangarap kasama siya. Basta, hindi ako sang-ayon sa relasyon ninyong dalawa. At kahit kailan, hindi ko magugustuhan ang lalaking yan. Wala akong pakialam kung mayaman pa yan. Pero ma, umalis ka na. Sumama ka na sa nobyo mong pamilyado. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Tumayo na ang ina ni Tintin at dumiretso ito ng pasok sa loob ng bahay. Pa
Bago matapos ang araw na yun, sinubukan pa rin kausapin ni Tintin ang magulang niya. Ngunit talagang matigas sa mga ito. Kaya walang nagawa si Tintin kung hindi ang sumama kay Austin nang may tampo sa mga magulang. Makalipas ang 2 linggo, mula nang makabalik si na Tintin mula sa kanilang bahay, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Austin. Hindi rin ito gaanong umiimik kay Tintin at kung kakausapin naman ito ay palagi itong umiiwas. Hindi na mapakali si Tintin, kaya kahit gabi na itong nakauwi ay kinumpronta niya pa rin ito. Pwede ba tayong mag-usap? Ani Tintin. Nakatayo siya sa may salas habang si Austin ay paakyat sa hagdan. Marami akong ginawa ngayong araw, kaya pagod na pagod ako. Pwede bang bukas na lang? Malamig na tura ni Austin. Kahit wala pa man silang napag-uusapan, nakaramdam na ng lungkot si Tintin. Para bang gusto nang kumawala ng kanyang luha sa kanyang mga mata noong sandaling iyon. Seriously, Austin, paano mo nagagawa to? Ano bang ginawa ko sa'yo? I don't know what you're talking about. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganoon na lang kadali sa'yo na iwasan ako? Hindi ako tanga, Austin. Ramdam na ramdam ko yung pag-iwas mo. Tumulo na ang luha ni Tintin pero agad niya itong pinunasan. Bakit mo ako sinasaktan? Gusto mo bang umalis ako? Oo. Matapang na sagot ni Austin. Umalis ka sa buhay namin ni James. How could you do this to me, Austin? Ipinaglaban kita sa mga magulang ko. Mas pinili kita kaysa sa kanila. Tapos ito lang yung igaganti mo? Tuluyan nang nanghina ang mga tuhod ni Tintin kaya napaupo na lamang siya sa sahig. Kailangan muna natin sigurong magpahinga sa isa't isa. Kaya umuwi ka na muna. Balikan mo na ang mga magulang mo. Matapos sabihin ni Austin iyon ay dumiretso akyat na siya. Nagkulong siya sa kwarto ni James at doon muna tumuloy. Magdamag na nag-isip si Austin. Hindi siya nakatulog dahil walang tigil ang pagpasok sa isip niya ng mga magagandang alaala ni Tintin. Hindi rin niya namalaya na tumutulo na ang kanyang luha. Kinabukasan, nagising si Austin nang bigla siyang yakapin ni James. Binanggit pa nga niya ang pangalan ng nobya sa pag-aakalang ito ang yumakap sa kanya. Tintin, sambit niya. Daddy, wake up! You're dreaming! Tura ni James habang tinatapik na ang balikat ng ama. Agad na bumangon si Austin. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa anak. Bakit dito ka po natulog sa room ko, Daddy? Bakit hindi mo po tinabihan si Mommy Tintin? Hindi sumagot si Austin. Tinitigan lamang niya ang kanyang anak. Daddy, you should go back to her. Baka po sad siya kasi hindi mo siya tinabihan. Don't worry about her, James. I'm sure she's okay. No, Daddy. Okay na po ako mag-isa dito. Puntahan mo na po si Mommy Tintin. Ayoko pong malungkot siya. Habang nakatitig si Austin sa anak, may napagtanto siya. Kitang-kita niya sa mga mata ng kanyang anak kung gaano nito kamahal si Tintin. Alam niya kung gaano kahalaga sa batang paslit ang kanyang nobya. Dahil alam niyang gusto nito ng isang buong pamilya. At si Tintin ang nagbigay noon sa kanya. Pinunan nito ang naiwang espasyo ng yumaon niyang asawa. Hindi ko dapat hayaang makaalis. Bulong ni Austin. I need to fight for her. Ano yun, Daddy? May sinasabi ka po? Tumikim si Austin saka siya mabilis na tumayo. James, I want you to stay here. I will look for your Mommy Tintin and will talk to her. Daddy needs to apologize to her because Daddy made her cry last night. Napasalubong ang kilay ng bata. Alam ni Austin na hindi siya maintindihan ng anak. Pero iniwan niya muna itong mag-isa sa kwarto upang hanapin si Christina. Bawat sulok ng bahay ay inikot ni Austin pero bigo siyang matagpuan ang kinakasama. Nang bumaba siya sa first floor, nakasalubong niya si Minda kaya tinanong niya ito. Manang, nakita mo ba si Tintin? Opo sir, kanina pa po siya nakaalis. Mga kalahating oras na rin po ang nakalipas. Nabanggit man niya kung saan siya pupunta? Sa bus station daw po. Uuwi raw po siya sa kanila. Dala pa nga po yung mga gamit niya. Lumunok si Austin bago siya kumaripas ng akyat para kunin ang susi ng kotse niya. Manang, ikaw na munang bahala kay James ha. Hahabulin ko lang si Tintin. Hindi niya kami pwedeng iwan. Hindi man maintindihan ni Minda ang nangyayari, tumango na lamang siya. Hindi na rin siya nakasagot dahil tinalikuran na siya ng amo. Wala nang sinayang na oras si Austin. Kahit pa nakapantulog pa ay nagtungo siya sa bus station upang hanapin ang kinakasama. Hintayin mo ko, Christine. Hahanapin kita kung nasan ka man. Nang marating ni Austin ang nasabing bus station, agad siyang bumaba ng sasakyan para hanapin si Tintin.
Hindi nga alintana ang bulong-bulungan ng mga tao ukol sa suot niyang pantulog. Dahil ang tanging nasa isip niya ay mahanap ang kinakasama. Makalipas ang 10 minutong pag-iikot, nagtanong na si Austin ngunit nadismaya siya matapos mapag-alamang nakaalis na ang bus na patungo sa lugar ni Natintin. Sana hindi ko na lang siya pinaalis kagabi. Sana hindi ko siya pinagtulakan palayo. Hinampas-hampas ni Austin ang kanyang ulo ng ilang ulit. Ang tanga-tanga mo, Austin! Hindi ka man lasing pero bakit mo ginawa yun? Bakit mo pinagtabuyan ang babaeng tumanggap at nagalaga sa inyong mag-ama? Buti alam mong tanga ka! Natigilan si Austin matapos marinig ang isang pamilyar na boses. Christine! Sigaw ni Austin sabay takbo palapit dito. Sorry sa lahat ng katangahang ginawa ko ah. Sorry kung napagsalitaan kita ng kung ano-ano. Sorry kung sinaktan kita at pinaiyak. Tintin, mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Please, huwag ka nang umalis. Huwag mo kaming iwanan ni James. Akala ko hindi mo na ako hahabulin, pero akalain mo nga naman. Nakapunta ka dito ng ganyan ng suot? Wika ni Tintin sabay hagalpak ng tawa. Napatawa rin si Austin. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila, Tintin. Hindi naman mahalaga yung opinion nila eh. What matters is, alam ko sa sarili ko na tama yung ginagawa ko. At alam ko na hindi ko to pagsisisihan, Christine. Ilalaban kita. Wala akong pakialam kung ayaw sa akin ng mga magulang mo. Hindi naman sila yung pakikisamahan ko eh. Hindi naman sila yung kasama kong bumuo ng pangarap. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Kaya alam ko na one of these days, matatanggap din nila ako. Basta hindi ako susuko. Nagagalak ang puso ko na marinig yan mula sa'yo. Pareho nating ilalaban ang relasyon na to, okay? Magkasama tayong haharap sa mga hamon ng buhay. Mahal na mahal kita, Christine. Mahal na mahal din kita, Austin. Nang magkaayos ang dalawa, agad na nagplano si Austin. Kumonsulta siya sa mga magulang ni Christine sa plano nitong hingin ang kamay ni Christine at pakasalan ang kanilang anak. Tutulman, natuwa ang mga ito dahil sa ginawang pagsangguni ni Austin. Ika nga nila, hindi sila isinantabi nito at inisip pa rin ang pagiging magulang nila kay Tintin. Kaya hindi naglaon ay nakuha rin ni Austin ang pagpayag ng mga magulang ni Christine. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na si Austin at si Tintin. Kumuha rin ng mas malaking bahay si Austin upang doon na patirahin sa kanila ang mga magulang ng asawa. Mas naging masaya ang kanilang pamilya. Naging magaan din ang kanilang pamumuhay. Lalo na nang biyayaan sila ng supling ilang buwan matapos nilang magpakasal. Naging masaya ang mag-asawa at sa huli, natutunan nilang huwag magpaapekto sa negatibong pananaw at paniniwala ng iba. Dahil hanggat alam mong tama ang ginagawa mo, magpatuloy ka.